Noong 2010, nangunang Pilipinas sa listahan ng mga bansang peligroso sa iba't ibang natural disasters o kalamidad. Ayon sa pag-aaral ng Center for Research on the Epidemiology of Disasters sa Belgium, hindi na bago kung tutuusin ang landslide sa ating mga kababayan, pero nauulit pa rin ito gaya nga ng nangyari sa Pantukan, Compostela Valley nitong Biyernes Santo. At para maiwasan na ang disgrasya, giniba na kanina ang mga bahay ng mga residenteng ayaw pa rin umalis malapit sa pinangyarihan ng landslide. May report si Sherry Ann Torres. Hindi pa man nakakalikas ang lahat na residente sa sitio Pangamason sa Barangay Kingking, sanhi na malaking bitak sa magkabilang panig ng bundok na pinagmiminahan, tila nagbabadya na naman ang isang panganib. May nadiskubre na naman kasing bitak ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa dalawang panlugar sa kabundukan ng Pantukan. They found more cracks not only in the incident area but in the nearby area also of Pangamason, which has to be which are considered also as to be considered as high risk. Nasa Purok Baliti sa Barangay Kingking at Sitio Diat sa Barangay Napnapan ang mga nakitang bitak. Pinag-aaralan na ng MGB kung ano ang posibleng maging epekto sa lugar ng mga bitak na ito. Kaninang umaga nagsimula na mag-iba ng bahay ng mga ayaw lumikas ang 22-man demolition team. Ilang pamilya pa rin kasi ang ayaw umalis. Dahil di umulan maghapon, tinitignan na raw na ituloy ang retrieval operation sa sitio. 11 pa ang nawawala. Ang bulubunduking bahagi daw ng Pantukan dito sa Compostela Valley ang isa sa lugar na may pinakamaraming deposito ng ginto. Pero bago ka makarating sa lugar na yun, kakailanganin mo muna sumakay sa ganitong klase ng habal-habal na ang presyo ng pamasahe, 400 piso kada uno. Matinding sakit ng katawan din ang katapat ng halos 2 oras na patalbog-talbog na biyahe patungo sa may minahanggaya ng sitio Pangamason. Maliban sa akyat bawang daan sa dalawang bundok, dapat mo ring tiisin ang mga hampas ng sanga ng mga puno habang humaharurot ang sinasakyang habal-habal. Isang maningkabig sa manibela, laglag ka sa bangin. Makitid ang daan sa tinatawag na Tagaytay patungo sa guho kung saan natabunan ang mga minero. Ang matarik na itaas ng guho, ginawa ng daanan ng tao. Kung dayo ka't gusto mo masigurong ligtas kang makakababa, magpadausdos na lang. Walang permanenteng supply ng kuryente sa barangay. Generator lang na isang kumpanya na minahan ang pinagkukunan. Paghimina ang kabuhayan dito at karamihan small-scale miners. Kahit daw ilang guho pa ang abuti nila, mananatili silang minero. Yan na yung nasanayan namin. Eh. Yan na yung dyan ang kami namubuhay. Mula rito sa Pantukan, Compostela Valley, Sherry Ann Torres, GMA News. Naniniwala ang UP Mountaineers na hindi sapat ang ginagawang pangangalaga sa ating mga kagubatan. Sa katunayan ng Ipo Dam Watershed sa Norzagaray, Bulacan, na isa sa mga pangunahing pinagmumula ng tubig inumin ng Metro Manila, nasira ng malaking bahagi dahil sa kaingin at illegal logging. Si June Veneracion on assignment. Biyernes Santo, gumuho ang lupa sa isang bahagi ng Compostela Valley. Nalibing ang ilang kabahayan. Natabunan ang ilang minero. Paniwala ng lokal na pamahalaan na iwasan sana ang landslide kung may nagbabantay lang daw ng kagubatan. Isa sa mga inihayang solusyon, italagang forest guard ang mga naapektuhang residente. Isang aksyon na naghintay pa ng trahedya bago may sa katuparan. Ang pangunahing qualification ng isang forest guard, may malasakit sa kagubatan. Si Fred at ang UP Mountaineers, kusang loob na binabantayan ng Ipo Dam Watershed sa Norzagaray, Bulacan. Isa sa pangunahing pinagmumula ng tubig inumin ng Metro Manila. Katulad ng Compostela Valley, bulubundok hindi ng Ipo Watershed. May posibilidad na maging landslide prone oras na makalbo ang kagubatan nito. Base sa pag-aaral na ginawa dati ng DNR sa MWSS, noong 2004, mga 2005, 60% ng Ipo Watershed nasira ng kaingin. Laganap pa rin yung kaingin sa illegal logging dito. Gamit ang ilang satellite images at aerial photos, minamatiyagan ng UP Mountaineers ang kaingin sa Ipo Watershed. Nasipat din ang kanilang kamera ang talamak na illegal logging sa lugar. Ito lang daw kasi ang naiisip na kabuhayan ng mga illegal settlers sa loob ng dam. Kung nangangailangan ang tao sa labas ng mga haligi, sinasabi sa amin na dalhan nyo ka akong 3 piraso, babayaran ko. Biro mo 50 pesos lang.
kulang pa sa 1 kilong bigas. Kaya't naisip ng UP Mountaineers na isulong ang pagbabago sa tulong ng mga munting anghel ng Ibo Watershed. Nangangarap kami na sana paglaki ng mga batang nakatira dito, hindi na nila tutularan yung mga magulang nila na gumagawa ng kaingin sa pagpuputol ng mga kahoy. Minumulat ang mga bata na pahalagahan ng kalikasan sa pamamagitan ng mga awit, pagguhit at pagtatanim ng halaman. Sa tulong ng mga gawain ito, unti-unting nahikayat ang nanay na ito na pasukin ang pagbabunla. Ako nga po yung nagsidling ng nara dyan sa amin. Inilalang ko rin ho, pagka sakasakalit magpapaaral ho ako yung aking anak na mag-high school. Yan po ang gagamitin ko sa kanya. Masamang magalit ang kalikasan, pero ang ilan sa mga trahedyang dinudulot ito, kaya namang maiwasan kung papangalagaan natin ang ating mga likas na yaman. June Veneracion, GMA News.